welcome dito sa ating channel. So for today's video guys is mag-update lang tayo sa mga news about sa Axie Infinity. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe in our channel and click the notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So let's start. So yun nga, sa video nga natin guys is pag-usapan lang natin news about sa Axie Infinity. So eto nga, si Lima is naglabas na nga siya ng statement about nga sa hacking dun sa Ronin. So basahin natin guys. So FBI attribute North Korea based Lazarus Group to the Ronin validator security breach. So ito yung update dun nga guys, dun sa yun nga yung nanghack pala sa Ronin network, na alam naman natin malaki yung nawala dun, no, is mga grupo pala sa North Korea. At ang pangalan nun is Lazarus. So, check natin kung ano yung Lazarus. Lazarus. Check natin yung guys. Kung ano ba yung Lazarus para maano yun. So, mabasa nyo dito guys. Lazarus Group is a cybercrime group made up of an unknown number of individuals run by the North Korean state. While not much is known about the Lazarus Group, research have attributed many cyber attacks to them then between 2010 and 2021. So yun nga is sa tingin ko malaking grupo tong Lazarus na to ng mga cybercrime group, no. So grupo sila. So tapos sa North Korea pa sila. So parang alam ko sa North Korea is limited lang yung ano doon eh, parang mga matataas na tao lang yung may ano doon eh. Yung may mga internet, no. So ibig sabihin mga matataas na tao rin tong Lazarus na to, ano, yung mga nang hack dito nga sa Ronin. So dito nga is naglabas sila ng kailan to, 4/14/2022, kahapon lang, update key points. Today FBI attribute North Korea based Lazarus Group to the Ronin validator security breach. Next is the US government, specifically the Treasury Department, has sanctioned the address that received the stolen funds. We're still process additional security. Yung magdadagdag sila ng ano, security nga about nga sa Ronin, redeploying the Ronin bridge to mitigate future risks. Expect a bridge to be deployed by the end of the month. We would like to extend and thank you to all law enforcement agencies who have supported us to this ongoing investigation. So nag-imbestiga na nga sila. So we expect deliver full position and next naman security remains. Yan, basahin nyo na lang yan guys. Kung siyang basahin nyo, punta lang dito kay Lima. So yun nga, kakalungkot lang, no, sa North Korea pa. So medyo mahirap-hirap dun na ano, kasi alam ko matataas na tao yun nandun eh, pag may mga internet, no. Baka ano, no, kapartner ng government North Korea ang hangak ng ano, pambili na ng mga ano yun, barrel, no. Mga ano nila, panggera nila. Pero sana mabawi pa rin ng Axie Infinity yung perna yun, kasi napakalaki talaga nung guys eh, no. So yan yan, nilabas si Slime Ronin yan. Ay, Espanyol pala to. And Ronin to the attribute yan, nilabas sila. Tapos next news natin guys is dito kay Philip La. So basahin natin guys. So our thing at balancing the SLP economy. So ito, as about lang to sa SLP, no. So this just gonna future, we're looking to help balance SLP economy, but this course infinite more ideas, let us know ideas and feedback. So kung merong ideas guys kung paano mababalance yung economy ng SLP, dahil nga nahirapan sila parang kontrolin, no. So pwede kayo mag-comment dyan guys, and then kung may idea kayo, comment nyo lang. So next naman is ayan, basta ganyan lang. So dito, tingin tayo dito sa bandang baba. So ito nga yung pinakaan talaga natin na dito sa video natin. So we currently discussing whether to move forward with S21 of version 2. This has been brought up by few community members and we want to see some more feedback. So dito nga is pinaplano nilang hindi na ituloy yung S21, parang ganun. Tapos direkta na sila sa Origin, no. Dahil nga yun nga, parang ang ano lang iba is pag sa S2 tuloy pa S21, yung iba bibili ng mga hero na malalakas, tapos biglang pagkadating ng Origin,
mahina na yung mga hero nila, no? So parang gustong mangyari nila, meron pa rin S21, no? No? Ba't gusto nila magkaroon na ng origin, no? Parang ganun. Para ano na, hindi na sila, para may idea na kagad sila kung ano ba dapat yung magandang Axie na bilhin, no? Kasi nga, nahirapan niya tayo pag nagka S21 pa, parang mas mapatagal na naman yung pinaka ano talaga ng origin. So mas maganda i-ano na nila yung origin, wala nang S21, yun yung maganda doon para yung mga gusto nang bumili ng ano ng Axie, no, is makakapag-anisip na sila ng idea pagdating S21, kasi alam ko wala pa namang, hindi ko alam kung siguro kung tutuloy nila yun, siguro hindi muna dapat sila mag-nerf, no, kung itutuloy na hindi na mag S21 tapos origin na kagad. Kasi baka pag ano, or kaya ang ginagawa, iniisip nila is tinetesting muna nila, itutuloy na S21 tapos mag-nerf sila, parang ganun siguro. Pero mas maganda mag ano na talaga mag-recta origin na para ano, para hindi na mahirap mag ano, mag-isip nung hirong magandang gamitin, no? Kasi mapagbumili na naman ng mga hero sa version 2, mahirap doon sa version 2 sa S21, mahirapan, mahal yung bili nila, tapos pagkaano naman sa origin, mas ano, mas mapapa, mas madi-disappoint sila kasi hindi malakas yung hero nila doon, no? Ayun yung pinakailangan nila. So yun nga, kung ayun yung parang gusto ng community member, no? Tapos update tayo dito, you should pretend naman should be S21 to focus on origin. So yun na nga yun, kasama na rin yan dito, sinama ko na rin yan. So update, seeing feedback coming in, some concerns around don't expect S21 to run. Just to be clear, SCP will still continue to be available in version 3 regardless, one full season with access, continue here out different boys. So yun nga, sinasabi dito na if mag maitutuloy nga yung origin na hindi na mag S21, sa S21 mag-earn pa rin tayo dun ng SLP, pero sa, pero ano na, may version, may origin na, pwede na mag origin, no? Ewan ko kasi, alam ko wala pa kasi sa cellphone eh. Kaya medyo nakakalito-lito rin to kung tutuloy ba nila to na hindi na mag S21, de ano na, origin na kagad, no? Mas maganda malabas muna sa cellphone siguro, no? Kasi sa mga phone wala pang ano eh, wala pang origin eh. Pero nasa kanila yan, kailangan muna nila siguro maglabas ng update na pwede na maglaro ng origin sa phone, no? Sa mga Android, iPhone man yan, mga ganyan-ganyan. So maglabas muna sila siguro ng update na gano'n na pwede sila laruin, tapos tsaka na nila sabihin na pwede na, hindi na mag S21, rekta na sa origin, no? So yun yung mas maganda doon. So ayun yung parang inaano ng community yung gusto nilang mangyari. So yun lang siguro yung update natin ngayong araw. So if may tanong kayo guys, comment lang kayo sa comment section, then try natin sagutin yan. So yun lang guys, yung balita ko sa inyo, and lalabas ulit tayo ng balita about sa Axie Infinity. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo, and God bless.